Correction, mga kapatid. I was right in the first place that Apostle Paul is not a Roman centurion, but he is a Roman citizen. He was a scholar under Gamaliel. He was persecutor because he knows the Torah. He is Judaism, in Hellenistic Jew, but Roman citizen. Okay. So, correction lang, baka pag may mahirap na. You should know the truth. Amen, amen. Joby, kasi ulitin ko, hindi available na magsalita si Ate Jen. So, can you be the representation of Ate Jen in the place of her? Pwede ba ikaw? Hindi, hindi ako marunong dyan. Ano ka ba? Bible verse lang babasahin mo? Ba naman to? Google mo lang? Ano ka ba? Akala ko mag-i-speech. Hindi. Ano ka ba? Ganito, ang listahan kasi ng ano natin, nasa Warriors. Basahin mo. Ito, i-ano ko sa'yo. People. Wala nga ako dun eh. Ha? Di mo ako nilagay. Wala nga ako dun eh. Wala ka. Si Ate Nancy, si Nancy nag-create na account na yun. Hinanap ko pangalan ko, wala. Ba't wala yung pangalan mo doon? Si Nancy nag-create nun, ano ka ba? Kapatid mo nag-create nun eh. Si Nancy, teka muna. O sige. Facebook. Iyano ko sa'yo, ipo-forward ko sa'yo. Hindi, nakita ko na. Ayong... Kaso wala akong pangalan dito. Ay, kasi, ha? Kala ko hindi ka part ng Warriors eh. Ibig ko sabihin kasi, kasi most of the time, huwag ka magalit kasi most of the time, hindi ka namin kasama. Kasi absenera. Hindi naman. Kasama ka lagi sa prayer, baka di mo alam. Anyway, ikaw ang magsasalita in behalf of Ate Jen. Okay, nandito si Lovely. Hindi lang natin nakikita, Judel, kasi hindi siya viewable eh. 8 people. Oh. Okay, anyway. Balik na tayo sa topic natin. Our focus this afternoon, actually, makarne to. Tandaan nyo, ha? Medyo malalim na tayo. Kasi, yun eh. Pupunta na tayo sa straight Bible studies. Kung ano yung nakasulat sa Bible, yun lang ang anin natin. At the same time, I have a parallel verse or connected verse or similar verse or intertwined verse. So whatever you call it, still there have interaction between words, verse to verses. Okay. May mga question ako ha, sasagutin nyo. Sinong sumulat ng Colossians? Sinong nakakalam? Sinong sumulat ng Colossians? Taas ang kamay. Di ba si Paul? Sino yun? Sino yung salita? Joby? Tamoy. Nancy. Nancy ba? Nakikita ko yung Nancy. Tama si Apostle Paul. Okay, tama kayo si kasi ang bago tayo magpatungo, I give you the brief story ni Apostle Paul. si Tatay Paul, si Apostle Paul is a well knowledgeable of Torah. Torah is another term or the old term Old Testament Bible ang Torah. Yun ang alam yan eh. Torah! Yan, ganun. Baga, another term for Bible or the Scriptures or the Word of God of the Old Testament. So, ibig nito eh. Apostle Paul, makinig kayo, he strictly, tatanungin kayo, religiously obeyed the teachings made by Moses. Okay. And the rest of the Old Testament Bible. Kasi si Apostle Paul, kung alam nyo lang, he was a Roman citizen. Okay, ang sino sumakop ng time ni Jesus? Ang mga Romano. Di ba napapansin yun? Bakit? Sino nagpapako sa Israel?
cages. Roma, kasi in time na yun, sinakop na sila ng Roman. So, ibig sabihin, ang mga Roman, hindi pinatay lahat ng Jews. Kung pinatay niya lahat ng Jews doon, hindi, pati sila mamamatay, hindi na kayang buhayin ng citizen ng Jew, ng Israel. So, ang ginawa ng Romano, sila ang umaako ng tax ng Jews. Kinukuha ng lahat, no, corrupt nila. Kung sino may nagpapasok, papatay nila ang mga Jews. Kaya may mga zealots, yung mga tagong sundalo ni God. Ang isang ehemplo ng zealot, yung mga appointed to kill the enemy of God. Parang ano, no? Kung pamarinin nyo, parang mga Muslim, di ba? They're not afraid of death. They hail God to kill their enemy. Parang wala pinagkaiba sa ano to sa mga Muslim. Sa mga radical Muslim. They're called zealots. One of the zealots, isa sa mga disipulo nga, makinig kayo, isa mga disipulo ni Jesus ay zealot o parang mamamatay tao. At pangalan niya si Simon. Simon the Z, I don't know. So in addition, medyo malalim to, si Apostle Pablo is a Roman citizen, but not a soldier. He's a Roman citizen in addition being Hellenistic Jews. Born in Tarsus. Sabihin Hellenistic Jew, kung medyo malalim, Hellenistic, alam mo yung Helen of Troy, di ba? Helen means Greek. Di ba? Kasi ang mga Roman citizen na to ay they are also Hellenistic Jews. Baga may halo eh. Yung naniniwala sila sa book ni Moses eh. Itong si Paul Pablo itong Hellenistic Jews. Ngayon, ito matindi. Akala niya finally, naniwala si ano. Naniwala yung Romano, naging Judaism. Diba? Judaism was, it's following the law of Moses, yung mga Judah. Pero here's the thing. Hellenistic Judaism was form of Judaism in classic antiquity combined. Maingay, ano ba yun? Sino yung papadugtog? Tatay. What the heck? Tay, nagpapatugtog ka ba? Tay! Tandaan nyo, karne to. Hindi boring to. Actually, malalim talaga. So, ulitin ko, akala ni Pablo, di ba, nasa tama na siya. But he was struck. He became a Christian. Tanong, sino nakakalam paano naging Christian si Apostle Paul? Sagumagot kayo. I know, alam niyo yun. Sino nakakalam? Natutan siya sa sige, ito Marlin. Para mag-persecute. Tapos, okay. Bigla lang siyang, nabulawang ni Lord. Sinawag ni Lord na nabulag. Nabulag siya? Ba't siya nabulag? Dahil biglang may ano? Because of the light. Ay, nakita siyang liwanag. Sino nagpakita sa kanya? Si Pablo ay mamamatay tao yan. Sino nagpakita sa kanya? Siya ang berdugo ng mga kuhan, ng mga sinapatay niya mga Hudyo. Nga. Okay, sino na-encounter niya? Si Jesus. Kaya siya binulag ng Panginoon. Correction mga kapatid. I was right in the first place that Apostle Paul is not a Roman centurion, but he is a Roman citizen. He was a scholar under Gamaliel. He was persecutor because he knows the Torah. He is Judaism, in Hellenistic Jew, but Roman citizen. Okay. So, correction lang, baka pag may mahirap na. You should know the truth. Amen. He was chosen by Jesus to start the right way of salvation. So,
Atong Colossians na to, tama ka tayo, anong pasintulong para siya? Paul addressing the Colossians. Ito, bago tayo pumasok sa babasahin natin, si Apostle Pablo ay may mga bawat Colossians, Thessalonians, bawat church or people na pinupuntahan niya, iba-ibang dealing niya. Bakit, di ba? Pwede naman tulong niya straight si Jesus lang. Hindi. Ina-address niya muna ang problema ng church. Ganun siya eh. Tapos, kaya nga kinukuha niya si Timothy, si Barnabas, si Titus, di ba? Marami siyang ginagamit ng tao para sa pakasama niya. Nandun yung shipwreck, nandun yung nalason siya. Dahil pa ibang lugar na pinupuntahan niya sa Asia, sa Macedonia, any place within the appointed by the Holy Spirit. So, etong Colossians na to, kung mapapansin nyo, I confused daw itong church na to. For the full false teachings about Christ, although naniniwala nila, pero hindi pa ganun kalinaw. Kasi nga, hindi tulad ng ngayon ng technology, madali na ang gospel. Pero ng time niyan, talagang you have to go to place, you have to go to ship, to sail, to preach the gospel of Christ. So he says, this is the church, a ruling power in the universe, sabi niya. Giving guidance for spiritual true life. So may tanong ako sa inyo, kung may makakasagot na to, guwapo o maganda, joke lang. May joke lang ako. Judel, Nancy, Ate Marlin, Joby, sa mga books na sino sa atin, sa tingin nyo, ang nababanggit ang pangalan niya sa huli, sa most of the books, sinong sa atin dito ay nababanggit niya ang pangalan sa bawat sinulat ng libro? May kilala kayo? It's a joke yun, ha? Pansin nyo, Colossians, Thessalonians, saying, Thessalonians, Rome, Colossians, Thessalonians, Philippians, Ephesians. Sino na babanggit sa huling ians na yun? Ha? Ako na babanggit ni Apostle Paul. Ephesians, Philippians, ians. Totoo ako. Thessalonians. Joke lang yun. Joke. Parang pagising kayo. Although, eto na tayo. Mas makarni na. okay. Wala lang romance eh. Joke lang. Joke lang yun. Pampagising lang po yun. Okay. Yun ang pangalan ko. Philippians. Thessalonians. Colossians. Okay. Corinthians, yeah. Ian. Ako present. Kaya pabulit ko si Apostle Paul, de joke lang. Anyway, yun nga. Tama kayo si ang mga para tayo, thank you. Si Apostle Pablo ay isang centurion din kasi at the same time matalino siya kaya pinili siya na Jesus dahil he is so knowledgeable. Matalino siya eh. Kasi radical ano siya, pinapatay niya si Stephen. Although maraming nabanggit sa Bible, hindi nabanggit sa Bible, yung mga Christian talaga. So he will become a radical turning up from upside down to become a Christian. Ano, ituloy na tayo. Pasok na tayo sa Colossians. Tay. Okay. Okay, Tay, ikaw na. Colossians 1:1-18. Tay. Nabit yata si Tatay. Tay. Kailan ka ba pupunta sa Colossians yan, Tay? Tay, ikaw na, Tay. Tay, Martis ba, Martis? At ang kapatid natin si Timoteo. Okay. Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Kristo na nangasa sa Colossians, sumenyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Pagatlo, nagpapasalamat kami sa Diyos
sa Ama ng ating Panginoong Jesucristo na kayo'y laging ininadalangin. Pang-apat, nang nabalitaan namin ng inyong pananampalataya kay Kristo Jesus ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal. Okay. Panglima, dahil sa pag-asa na natataan para sa inyo sa langit na nang una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng Ebanghelyo. Okay. Pang-anim, na ito'y dumating sa inyo gayon din naman kung paano sa buong sanglibutan na namumunga at lumalaganap gaya rin naman sa inyo mulang ng araw na inyong narinig at maalaman ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Pangpito, ayon sa inyong natutuhan kay Epaphras na aming minamahal na kasamaang lingkod na isang tapat na ministro ni Kristo sa ganang atin. Amen. Pangwalo, okay. Na siya rin namang na amin, sa amin ay nagbalita ng inyong pag-ibig okay. Sa Espiritu. Okay, tayo. Salamat. Gusto ko lang i-stress out to. Ang sinadres ni Apostle Paul dito, kung nagsulat siya, actually, siyempre, sinulat niya to. Alin niyo ba sinulat niya to? Tapos na ang ginawa niya sa Colossians. Kaya nga sinabi niya rito, we give thanks to God and Father our Lord is praying for always. Since we have heard your faith, ito Colossians 1:4, since we have heard your faith in Christ Jesus, love for all saints, because you have hope laid up in heaven. So sabi nito, matapos niyang maisulat ang Colossians, at matapos niyang mag-journey pa sa Colossians, tsaka niya sinulat ang nangyari sa Colossians. So papapansin mo mga kapatid, ang bawat simbahan, na kanyang bawat tao o bawat simbahan din na in-establish niya ay pinapangaralan niya sino ba ang katotohanan sa kaligtasan, si Jesucristo. Although nung time na yun minalis niya si Apostle Pablo because he was all Hellenistic Jews. Hellenistic Jews means Greek that have known the knowledge of Christ. So, nagkakaroon ng parang ano to eh, nagkakaroon ng influence eh, nakita niyo bawat bansa. Diba, nababanggit si Apollos, si Zeus, sa book ni Apostle Pablo eh, nababanggit yung mga Greek gods na yan, kung nagbabasa talaga kayo ha. Some part, I don't remember, some part of the, one of this is Colossians. So, yun ba, ang Colossians also name of goddess yan. May Colossus, di ba? Pero also, nakapangalan na yan, they have to establish the word of God out to the Colossus. But though also these people are Greeks, they want to impart the knowledge of God. I don't know what happened because nothing... Oh yeah, mga Greeks, tama. Correct. Kaya nga, magkaroon ng confusion sa church nito. One of the highlight, kung bakit sinulat niya to ay para sa magulong simbahan ng Colossians. So, ng Greeks pala. Okay, tuloy na natin. So, kaya talagang persecuted siya. Biro mo, ibabanggain mo yung mga gods and goddess nila, di ba? So, it's no joke. Yeah, nasa Grecia. He is already a Christian. Oh, nasa Grecia. Nasa Colossians. Eh, tama ka. Nasa Grecia nung time na ito, mga kapatid. So, yan nga. Colossians, I don't know, people are being mock him and okay, tuloy na natin. Actually, hindi pa na tao ang explanation. Ate Marlene, Colossians 1:9-10. Sige, ano? 9? Oh, 1. Tagalog ko na rin, ha? Sige lang. Kaya pula nang marinig namin ito, patuloy namin ibinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo nang lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pang-unawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon,
magkakapagpamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sa sagana, sa lahat ng uri na mabubuting gawa at lalawak ang iyong pagkakakilala sa Diyos. Amen. Actually, sige. Ano ko lang, Ate Marlene, matang salamat. So, i-highlight ko lang, sabi din, for this reason, we have also since the day we heard, we do not cease to pray for you, okay? And we ask of you, you be filled with knowledge. Ito ah, may you may be filled with the knowledge of His will and His wisdom, in all wisdom, and spiritual understanding, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful, every good work in Christian knowledge of God. So, kung mapapansin ko, ano nun ba? Mga kapatid, may sabihin ako sa inyo, ah, sa tagal-tagal ko na nagbabasa ng Bible, itong ano na to, itong, wali lang ha, asa na ba yun? Mawala na naman ako. Kung mapapansin nyo, itong unang sinulat ni Pablo, dito makinig kayo, sa Colossians, parang nandito na lahat, parang nilagay na lahat ni Apostle Paul yung sovereignty ng God talaga to Christ. Parang if you I'll explain to you later, pero let's proceed muna. Kasi, sovereignty? Hmm? Bakit nilagay na? O bakit sovereignty? Kasi nga binabangga niya napakadaming Joseph oh. ng Greece. Oh, dapat maraming pala nandito kay. Maraming sinasamba eh. I had to hear this. Ultimate description ng Lord, i-share niya dyan sa mga tao. Hindi, actually tama ka. Kasi itong Book of Colossians, sa lahat, hindi sa ano, sa lahat ng sinulat ni Apostle Pablo, dito ako namang ha, yung grabe ang pagka-deity, paano ko ba sasabihin to? Pagka-Diyos ni Jesus, na parang tinas niya ng todo. Siyempre. Parang your gods are fools. Anyway, tuloy na natin. Maintindihan natin as pag lumalim tayo. So, tuloy natin. Kaya lovely ikaw na. Lovely, you're there. Lovely. Kaya pa si Lab? Wala ata sa kuya. Ha? Ah? Wala. 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 7 people na. 1, 2. O sige, pwede ba si... Gusto ko si Joby. O Joby, okay ka lang? Jobs. Sure. Sure, galinaw ah. Ano yun? Ganda ng boss. Nakamay kaya ta, no? Okay, pakibasa mo sa... Ikaw magbabasa sa ate mo. Timothy? Hindi, tama, Timothy. Second Timothy. Second Timothy? Mali ito, kulang pala, sorry. Patong nakasulat ko. Kulang, teka, Second Timothy. Ano ba yan, Ian? Second Timothy? Oo, kaya lang, mali, kulang eh. Second Timothy. Teka. Ha? May nagpupukpok, okay lang ba? Yan mo na, 3:15. Inga. Joby, 2 Timothy 3:15. 2 Timothy 3:15. Ito, ano, parallel verse to, ah, mga kapatid, eh. Yung naka-aligned na verse na tungkol sa sinabi na Ate Marlene. Okay, pakibasa. Itong and that from? Sige, tignan ba? Puntahan na kita. Puntahan din kita. English na lang, New King James, pwede. Okay, sige, ituloy mo. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ. Amen. Jesus. Tama. So, gusto ko i-stress out nito, sinabi ni Pablo na naman, and through the help of Timothy, sa inyong pagkabata, Holy Scriptures are able to make you wise for salvation through Christ. So, sabihin,
Ang paano verse ito sinasabi niya ay sa pagiging knowledge of God, di ba? Being fruitful, every good works, increase knowledge of God. So, ito ang final verse naman na sinabi na Pablo tukul naman sa 2 Timothy 3.15. The scriptures make you wise. Maging matalino sa ating kaligtasan sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. So, I know, I understand what they're trying to say this. So, let's proceed, mga kapatid. So, alam nyo ba? Straight tayo sa babasa dito. I don't have any agenda. We just align straight to the Word of God. So, medyo, ano tayo, medyo diretso talaga tayo. Judel, ikaw na, Colossians 1.11, please. Colossians 1.11. Okay, si Ate Tita Delia. O, oh, kahit sino sa inyo. Colossians 1.11. 11 lang, 11 lang. Narinig ba sa mo? Yes! We heard you. Strengthen with all might, according to His glorious power, for all patience and long-suffering with joy. Okay. Sinabi naman ni Pablo, patibayin natin ating lakas sa pamagitan ng kanyang glory, kapangyarihan, makaila o makapagdamdaming kapangyarihan ng may pagpapatsaga at pag long suffering enjoy. Teka muna, may papatay lang akong itikpan po. So, itong final verse nito, strengthen with all might according to His glorious power for all patience and love, long suffering with joy. So, next natin ay si Ate Jen sana. Joby, ikaw uli, Matthew 5:4. Wait lang. Okay lang. Ang Matthew 5:4. So, ito ang sa akin lang ha. Ito ang aligned verse na sasabihin ni Sister Joby. Sa Asahin ko na. Yes, Matthew 5 verse 4. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. So, yes. Long suffering with joy. So, we mourn. Sabi, sa mga Sermon on the Mount, Jesus ay ang blessed are those who mourn, for they shall be comforted. So, that's sa parallel verse once again, being long suffering. Okay? Pagiging pasya. So, next verse tayo, I see Nancy. Parang verse ulito, 2 Corinthians 2, 7, 10. Uy. Nancy, are you there? Yes, kuya. Sige. 2 Corinthians 7, 10. Oo. Oh. Okay. Kung may laptop ka. For that is sorrow for the fifth repentance, leading to salvation. Okay. Sige, tuloy mo. For that is sorrow for those fifth repentance, leading to salvation, not to be regretted, but the sorrow of the world produces death. So, sabihin nito, ang godly sorrow daw produces salvation. Ito, what is earthly sorrow naman, tutukoy yung earthly sorrow, eh kunyari, may problema, imbis na dumulong kay Lord, ang ginagawa ng mga iba, pupunta sa, ang tawag dito? Baga, nagpapakalasing, di ba? Yung mga, kaya, pupunta sa kaibigan, hindi, sabihin, wala naman masama dun, sabihin, magsusugal yan, di ba? Alam naman natin yan eh. Hindi pong, okay, manunod ng sine, pero wala naman masama dun. Yung sabihin, okay, lalo na yung magpapakatiwakal, yan. Actually, yung nauna, yung mga sinasabi ko, that's called earthly sorrow. Sabi ko din siya,
But godly sorrow produces repentance leading to unto salvation. But the earthly sorrow brings death. So yun yung sabihin. So yung godly sorrow sabihin talagang tatangis ka sa harap ng Diyos. Kasi there are also season of joy, there are season of sorrow. But the godly sorrow produces repentance leading unto salvation at hindi mo pagsisisiyan. Sabihin nun, hindi mo, sabihin, godly sorrow. Alam naman natin yun. Diba? Tay, ikaw na uli. Colossians 1, 12 to 14, Tay. Naku, tate, hiin na naman tayo. Tay. Basa mo yan, Tay? Tay, basa mo? 12. Colossians 12, 1, 1, 12 to 14, ha? Colossians ba ko? Oo. Oh. Okay. Na 12 na nagpapasalamat sama na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal na kaliwanagan. 13 na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Amen. 14. Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Okay, salamat Tay. So nagpapasalamat si Apostle Paul for he qualified us to be partakers of his saints' light. So he has delivered us from the power of darkness and convey us in the kingdom of Son of His love. From whom of redemption through His blood and forgiveness of our sins. So no brainer. There's nothing to explain. So we still continue tayo. Ate Marlene. Colossians 1:15. Okay. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng nilika. Panganinika. Amen. Okay. Ay, okay. English ito, ang maganda ito sinabi, oh. He is the image of invisible God, the firstborn of all creation. Nagtaka ako. Akala bang firstborn verse creation, eh, si Adam. Nagkamali ako, kapatid. Nag-isip ako, teka muna, creation. Sabihin creation, bago pa yung lumba, bago pa yung ano, before the foundation of the world. I don't know bakit sinabi ni Paul dito firstborn of creation, but because I know Jesus was infinite before, di ba? I believe in a godly flesh, he was firstborn. Siguro parang nilaliman pa ni Pablo dito. I don't know if this is what he's trying to say, firstborn of all creation. He was created being, we don't know, baka nga nag-exist na siya as a flesh, alam natin nagpakita siya, diba ba? Nagpakita siya sa Daniel, kusan, diba ika-apat siya na tao ba yon? Si Meshach, Shadrach, Abednego, may ika-apat dun eh, diba? There's a mystery in here the scripture. He was, sabi nga ni John, hindi, kung ang sinulat lahat ng buhay ni Kristo ay hindi kaya sa mundo, kung mapabasa niyo sa uling book ng John, somehow, there's still a mystery
in God's creation. Si Jesus, 'di ba? Tama ba mga kapatid? Kung narinig niyo yung ika-apat doon sa inagi sa apoy ng pugon, ika-apat daw doon si Kristo daw 'yun eh. Maybe he appeared in a fleshly form. And we don't know. Hindi naman sinabi doon eh, 'di ba ba? Nakita na hindi, nakita pala ng ano na nagsusunog. Nakita na nagsusunog sa tatlong hindi sumamba sa kanya. May nakita sa ika-apat na tao. At sinabi doon, si Jesus daw yun. So yun, punta tayo sa parable. So interesting, tama ba? So love, sila, on behalf of Lovely, make it a... I want to hear from Joby instead. Joby, John 1:1-3. Yes. John 1:1-3. Ang ganda nito, pakinggan nyo ha. Ito ang parang verse itong, He is the image of invisible God and the firstborn of all creation. Basahin mo, Joby. Ito bang all things? John, hindi first John, John. Walang first sa ano, unang book ng John to. John 1:1-3, in the beginning. In the beginning. John what? John 1:1-3. It proves. Unang John, sister. Unang Juan. John 1. Ay, hindi mo sa nakasunod na sa na. The beginning. Oo, tama. Yes. In the beginning was the Word. Amen. And the Word was God. Amen. And the Word was God. Amen. Beginning with God. Okay. All things were made through Him. And without Him, was not anything made that was made. Ganda. Kasi, alam mo, sorry ah. Bakit? Parang dating sa akin, parang yun lang nasuwa ka na. Kasi iba ako eh, parang, kung sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, kung pwede lang maipasa yung puso ninyo sa mga unbeliever, maramdaman nila yung anong naramdam mo kay God. Diba? Yung nakaganda natin mga Kristiyano eh. Yung zeal natin, kung pwede lang ipasa, ibigay yung puso natin, kung paano naramdaman natin kayo, maramdaman na sana nila, di ba? In the beginning was the Word. Was the Word, ha? And was with God. The Word was with God. Was God. He was the beginning with God. All things were made through Him. Without Him, nothing was made. So, sabihin ito, ayoko lang mag-question kasi, He was in the beginning. So, this, Lord, alam ko, wala naman kayong beginning, di ba? I know, the word. Kasi, ang tinutukoy dito yung, kung mapapansin mo sa Genesis, mas nauna ang Genesis na libro kaysa John, tama ba? Nasa Old Testament siya, di ba? Bakit itong John na to, ay parang mas nauna pa kaysa creation ng ginawa ni God ng earth, ng heaven. Tama ba? Mas nauna to eh, kaysa Genesis eh. We're talking about the intangible things that cannot comprehend by us eh. Ay, malang sa ulan kila Judel. Kawawal. Sayang naman. So, ang kagandahan nito, we cannot unphantomize. Hindi natin makumparang paano kalalim itong 1 John 1:1 binasa ni Joby. So, the Word was Jesus. Diba? And the power is the Holy Spirit. And He enthrones of the all divinity of God. Sabihin, deity pagka-Diyos ni God. Diba? The blood was Christ. The Spirit is the Holy Spirit. And God is the image. Yeah? So, hindi natin ma-attain ang pagiging vast ng pagiging God ni God. Paano kaya ito si Judel? Sige, ako na lang
Si ate dyan sa ano eh. Nancy, ikaw na lang. Pwede ba? Ano pa? Si ate dyan sa ano eh. Ate, kasi si Judel, malakas ang ulan, nag-PM siya. Ikaw na lang, John 8:58. Maganda rin to. Ito ang parlor verse na binasa ni Panto? Ni Ate Marlene. Yung pinasa niya kanina kasi sinabi ni Joby ay parallel verse na binasa natin Marlene. So another parallel verse na supposed to be kay Judel, yung papasa ko lang kay Nancy. Nancy, please. John 8:58. Jesus said to them, "Most assuredly I say to you, before Abraham was, I am." Ano? Pakiulat. Yun ba yun? Tama. Tapusin mo nga yung ano yun, hanggang 15 o 60 kung meron. Okay. Basahin mo ulit. Then they took up stones to throw at him, but Jesus hid himself and went out of the temple, going through the midst of them and so passed by. Alam niyo nangyari dito, siyempre na-explain ni Jesus. Yung mga time na to, ayun nga, ulitin ko ha, ang parallel verse nito, sinabi natin Marlene, "He was the image of invisible God. He was born from before all creation." So sinabi nito, "Before, as sure as it, before Abraham was I." Diba? Ba't ano kayo, talagang bigla tumakbo si Jesus eh. Nagtago siya eh. Sabi, hindi pa niya oras para mapatay siya noon. Hindi niya pa oras, tatakbo siya. Hindi na pointed time niya. Pointed time niya sa cross. Tama ba? Hindi pa rin tunodan ng Diyos yun. So, si Ate Jen, in behalf of Ate Jen, ulitin ko si... sino ba ang pointed ko dito? Si ano sana, no? Joby, ka uli! Sure. John 14. John 14, 8 to 11. Okay, another parallel verse naman sa God's image naman to, ha? John 14, 8 to 11. Medyo mahaba. Hindi maiksik pa rin naman. 8 to 11. Oh, clear. Go. Philip said, "Lord, show us the Father and that will be enough for us." Yeah, okay. Jesus answered, "Don't you know me, Philip? Even after I have been among you such a long time, anyone who has seen me has seen the Father. Yun. How can you say, show us the Father? Don't you believe that I am in the Father and that the Father is in me? Amen. The words I say to you, I do not speak on my own authority. Rather, it is the Father living in me who is doing his work. Amen. Believe me when I say that I am the Father and the Father is in me, or at least believe on the evidence of the works themselves." Wow, ang ganda. Hindi kita mo, ha? He is the image of an invisible God. So, pag nakita natin si Jesus, kasi mapapansin sa Sidrot, ang nakikita na si Jesus, di ba? "I am the Father and the Holy Spirit in one." Di ba? Sabi nga Ate Risa mo, coffee 3-in-1 siya. He is the coffee, he's the sugar, he is the milk. Ang ganda. So, pandaan nyo, yun na exact parallel verse na sinabi na he is the image of invisible. So, maraming verse pa ito. Ito ang pinaka-appropriate sa lahat ng verse. So, ang papansin nyo, yung Colossus na to, napaka-powerful. Isa sa mga favorite line of scripture to eh. Talagang ano eh. Parang kung sasummarize natin yung deity of Christ, yung pagka-Diyos ni Jesus, nandito na lahat eh. Nasa verse 1 lang eh. Actually, I don't know, if you read it, if you meditate, you will know that it is
somehow a full, complete package of the deity of Christ. Mm. So Nancy, Colossians 1:16. Daming wala, sayang. Ate Jo, nakikinig lang. Colossians 1:16. For by Him, all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, with their thrones or dominions or principalities or power. All things were created through Him and for Him. Nakita nyo? Yung sinasabi ko, parang nilihat nila... Parang nakita mo gano'ng in-uplift ni Apostle Paul itong pagka-Diyos ni Jesus. So, kasi nga, ito nga, kalaban niya, yung goddess and goddesses ng mga Greeks eh. So, Church of Colossians, ha? So, ulitin ko, all things were created are in heaven and earth, visible man, o hindi nakikita. Whether nasa dominion, whether thrones or dominions, principalities, all powers, all things were created. Talaga, pinagdamot niyan eh. Wala! Wala yan. Dito lang. Kay Jesus lang lahat. Wala yung mga kabal nyo. Actually, munting na siya mamatay dito eh. Sa, ano to, sa writings niya to. Actually, tuloy muna natin. Masyado, baka na-overwhelm naman ako. Tita Delia sa, Judel. You can still make it, Judel? Wala. Nakapatay yung mic niya, so... Pwede ba si ano, Ate Marlene? Alin? Kasi hindi na... hindi na pwede si Judel eh. Ayan. Kasi malakas sa ulan. Eto, Philippians 2. Philippos sa Tagalog, di ba? Sayang? Philippians 2, 10 to 11. Philippians 2? Oo. 10 to 11. 11. Therefore, remember that you once the Gentiles in their flesh, who are called uncircumcision, what is called the... Ate Marlene, wala, mali yata yung ano mo. Ano? Mali yung verse na nabasa mo. Philippians. Philippians. Sorry. Ano, nasa ka ba? Ephesians? Ephesians. Hindi, Philippians. Philippos. Philippos. Philippians 2, 10 to 11. Philippians 2:10-11. Tama, Philippians 2, 10 to 11. Philippians 10. No, 2. Philippians 2, verse 10. 10. Okay. Opo. That at the name of Jesus, every knee should bow. Of this is the heaven, of those who on earth, and of those under the earth, heaven, and that every tongue should confess that this is Lord, the glory of God, Father. Nakita nyo? Hindi dahil sa struck presence ni Christ, kay Apostle Pablo sa the road to Damascus, kung saan sinabi natin Marlon kayo, struck down siya ng light ni Jesus at bumagsak siya sa kabayo niya at who are you? Sabi niya, Paul, Saul, why are you persecuting me? Ganun siya, parang nasisilaw sa salangan na ganun. Sabi niya, who are you? I am Jesus you're persecuting. Yun, grabe. And din yung nasabi niya to. Biro mo, bumaligtas siya upside down. Dati, mamamata siya at tao. Ngayon, nagbibigay siya ng gospel. Talagang upside down world siya. 180 degrees. Hindi 360, ha? Pag 360 degrees, babalik ako saan ka dati galing. Di ba? Kasi 180 degrees, patalikod doon. Pag 360,
Iikot ka, babalik ko sa kapinanggalingan mo. Okay, 180 degrees lang po. So, yun nga. Ebony, kinakanta, Ebony shall bow. Every tongue confesses Jesus Lord. All the earth bow down before, all the heavens bow down. Heaven to throne, the earth shall stool. Talagang, nilahat na ni Pablo, ano na, pinakis siya na. Sino talagang authority? Full authority yung binanggit niya. So, okay, tuloy tayo. Tay! So, para verse naman tayo sa 1 Corinthians 15-18. Taka, tay! Tay! Tay, ikaw na! 1 Corinthians, 1 Corinthians! Corinthians 15. Then they also which are fallen asleep in Christ are perished. Teka muna, nagkamali ako. Sila lahat. Hindi, tay, nagkamali ako, sorry. Nasabi ko na nga. Kung gayon nga, ang mga nangatutulog din naman kay Kristo ay pawang nangapahamak. Hindi. Medyo nagkamali ako, tayo. Sorry. Kaya nagkasabihan, pag ikaw ay umaasa lang kay Kristo na hindi ka gumagawa ng para sa iyong kabutihan. Hindi. Nagkamali ako. Nagkamali ako, tayo. Sorry. Wait lang, ha. Ang hirap pag nagaano talaga ng verse. Ano ba? First Corinthians. Saan ba tayo? 117. So, 117 binanggit natin, Marlin, di ba? Ay, nako. Sorry, mga kapatid. Hindi mali yung verse. Tay, sorry, ha. Pero skip na natin. Kasi, kanina ko lang ginawa ito. hindi related yung verse. This also have been false. Sorry, hindi related. Tuloy tayo. Hindi ko na nakita yung tamang verse eh. Sorry ah. So, sino na ba? 1-7. Colossians 1-7. Ah? Colossians? Ay, sita man. Okay na yan? Saka na ba, ito Marlin? Nalito na tuloy ako. Saan ako, Nancy? 1-17. Ah, nga pala. Colossians 1-17, oo. Colossians 1-17. Sige na. Sige, ako, ako mismo nahilo ako. Oh, sige. And he is before all things, and him, all things consist. Amen. No, oh, amen. Teka muna. Okay. Sayang wala si Lovely. Simple lang, okay? Simple lang. 17. And he is before all things. And him all things consist. So parang nabanggit na natin 'to. So ito naman babanggitin dito yung ang pagiging oneness ni God. Kung wala si Lovely, Genesis 1:26, Joby, can you please read the verse? Sino po? Ako po? Yes, Genesis 1:26. The very first Genesis beginning 1, of book. Genesis 1:26. Then God said, Opo. Then God said, let us make man in our own image, according to our likeness, let them be have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Ay, sino yung salita? Ikaw ba, Nancy? Ikaw ba? Sino ba dapat? Si Joby, pero okay lang. Nabanggit na, maganda sinabi mo. So, Genesis, ano yun, Nancy? Genetica. Genesis 1:26. Oh, si ano sana yun? Si Lovely. Si Joby. Si Joby kasi. Kasi na-miss ko si Joby. Doon na katin sa kasal niya.
So again, tama sabi ni Nancy, let us make man our image according to likeness. The meaning of receive virtue. So nakita nyo, yung mga nagsasabi ng ito, gasgas na sa atin ito, diba? Like, itong nagsasabi sa mga isa lang, walang, baga, si Jesus nag-appear lang sa New Testament, itong obedience natin. Let us, okay? Let us make in our image. So, alam na natin to. Alam ko, sa mga, one of the memorable verses na sinasabi ko, yung pagiging deity of godness ni God. Nasa Rome, nasa Genesis 1:26. So, let's proceed. Pabasa din tayo, ha? Sa ito. Si Judel, on behalf of Judel, can you... Ako na lang. Hindi pa kaya yan. Oy! Bawal pa matingay. Kailan pa tapos na tayo? Okay lang si Judel kasi... Now, na bagyo. Hindi siya makapag, Ikaw na magsalita kay, te Jen. Kay Judel, Colossians 1:18, please. Tapos, yung susunod, ikaw pa uli. Ikaw na talaga pala yun. Te Jen, okay. Diyan ka na. Ate Jen! Ano ba ako isa, Ate Jen? Yes, yan. Colossians 1:18. Ano? Colossians 1:18. Colossians, pinako. Pinako. 1:18. Sige, hanapin mo muna. Pero yun yan, hanggang 20. Tuloy mo na, Tijen. Tijen. Basahin mo na yung Colossians 1. 18 to 20 muna. Colossians 1, 18 to 20 muna. Tagalog po yan kasi. Sige ano, lang. Hanapin ko pa. Wait lang muna. Okay lang. Kasunod na ng dalasa. Matatapos na ito actually sa si Jidil. Nasa maglaban ng ano yun? Ang Colossians nasa after ng Philippians yun. After ng Philippians. After ng Philippians. 1, 2. Opo. 1 to 20 muna, 18 to 20. 18 to 20. 1 chapter 1 verse. 18 to 20. 18. Ah? Colossians 1, 18 to 20 muna. 1, 18 to 20? Oo. Oh. Apo. Chapter 1, 18 to 20. Okay, habang ako jingle lang ako ah. Sige, bakit mo lang ito dyan? Sana mo siya. Wait lang po. Okay. He is the head of his body, the church. He is the source of the body's life. He is the firstborn son who was raised from death in order that He alone might have the first place in all things, for it was by God's own decision that the Son has in Himself the full nature of God. Through the Son, then,
God decided to bring the whole universe back to himself. God made peace through his son's sacrificial death on the cross, and so brought back himself all things, both on earth and in heaven. At one time, you were far away from God, under his enemies because of the evil things you did in thought. But now, by means of the physical death of his son, God has made you his friends in order to bring you holy, pure, and faultless into his presence. Nandun lang yan? Sorry ha, teka muna. Ha? Tama. Ganito, may gusto rin siya. Kasi, thank you Ate Jen. He's the head of the body. Of course, understand naman yan eh. The church who is the beginning. The firstborn from the dead. All things he must preeminence. Preeminence sabihin na medyo mahalaga. For it pleases the Father. Ito, atano niya. For it pleases the Father, him the fullness should dwell. Sabi natin dyan, by him, to reconcile all things to him, by him, whether things on earth or in heaven, so langit mo sa lupa, having made peace through his blood on his cross. So, nabanggit sa Matthew, matatandaan nyo, nagsalita si God the Father doon. Okay? May tanong ako sa inyo. Dalawa lang yun eh. Dalawa lang yung sa Matthew ah. Nabanggit sa Bible, nagsalita si God. Diba? Sino nakakaalam nun? Kung may alam, kung walang alam, isisirit ko na. Dalawang sentence ng God doon na binanggit niya. Binanggit, sinabi niya, sino nakakaalam, na nagsalita si God the Father. Ang tanong ko doon, ang clue dito, for it pleases the Father, ah. So muna nakakaalam si Sirit ko na. May dalawang magkahiwalay na verse sa Matthew, nagsalita si God doon. May alam ba kayo kung anong, do you have any idea? During, ito ah, wala nakakalam, sirit ko na lang. Wala nakakalam? Kailan nagsalita si God the Father sa Matthew? Anyone has no? Yung nasa, ano sila nasa bundok. Yun! Tama. Ano sinabi niya, Nancy? Lagi ko binabanggit yun eh. Sige lang. This is my son. Ano yan? Whom I love. Listen to him. Listen to him. Yeah? Sabihin, ano yan? Parang nirebuke na si Peter. Kasi yung time na yun, si Peter, ano, may apple si Peter. Sorry ah. May pa si Peter. May covenant, may transfiguration na nangyari dito. Peter, bigla kang umiipal dyan. Masyado kasipsip kay Jesus. Lord, gawa natin sa tabernacle si Moses, tabernacle si Elijah, at ikaw, nagalit si God. This is my son, whom I love. Listen to him. Ano yung isa pa doon? Sino nakakaalam? Ano pang salita ni God doon? Nauna yun bago sa sinabi ni Nancy. Anyone knows? Sino nakakaalam? Nancy, alam mo na eh. Actually, alam mo na eh. Ano ulit? Maingay. Pakiulit. Yung baptism, kuya. Ayun! Tama ka dun! Araw ni Nancy ngayon, dati si Ate Jen. Ano yung sinabi ni God dun? Parehas lang halos eh. This is my son. Nung nag-ascended dove, yung Holy Spirit, light, yung beam of light,
from Jesus' baptism. Nakita rin niya yun. Nakita ni John the Baptist yun. Siyempre, ano siya eh. He is the one who prepared the way of the Lord, di ba? Yung kanto sa sabihin nito, may... Kaya nga binanggit ni Pablo dito sa sinabi ni... Sino ba? Sino ba nagsita kanina? Si Ate Jen. For it pleases the Father that in Him the fullness should dwell. The fullness of Christ, di ba? Having made peace through the blood of His cross. So nakita nyo, actually kung titignan mo, kung talagang ninanam mo yung Bible, makita mo connected talaga siya eh. Talagang laging, yun lang ang mukhang bibig ng Father. I'm well pleased. Sabihin, bakit, what is the connection between please? Kasi, Didel, medyo maingay, pakimit mo muna. Ang ano dito, kasi si Jesus Christ, ginawa niya ang perfect will of the Father. Ginawa niya ang perfect. Ginawa niya ang perfect will ng Father talaga, nakita niyo. Kaya sinasabi, I'm well pleased. I'm well pleased. So, thank you Nancy for a very good answer. So, Matthew 5:7-5, Matthew 3, yun nga, nasa baba na yung clue, yun no. Nasa iyan, Matthew 7:5 and Matthew 3:17. So, Nancy, tapusin mo na sa Colossians 1, ikaw na eh. 1:21-23. 21-23. Yeah, yeah. And you, who was alienated, enemies in your mind by wicked works, yet now he has reconciled in the body, and his flesh through death, to present you holy and blameless and above reproach in his sight. If indeed you continue in the faith grounded and steadfast, and are not moved away from the hope of the gospel which you heard, which was preached to every creature under heaven, of which I, Paul, became a minister. Okay, sabi nito, istesol ko lang, nung una, kayo ay parang mga dayuhan, alienated at kalaban sa many wicked works, yet you are now have been reconciled. So sabi nito, yung sinulat ni Apostle Pablo ng Colossians, actually, naganap na yung dapat niyang gawin. So, parang doon siya nag-writings. Kasi nung time na yun, nag-preach siya ng gospel, di ba? Those are all conclusion na lang eh. Sinasabi niya yung mga heresies, yung mga deception. So, ang tagubilin ka ito mga kapatid, yung time kasi nung... ni Pablo, wala pang actually the Bible has just begun eh. Nabasa niya lang some of the Torah, okay? Some of the Torah of the book. 'Di ba? Kaya nga ganoon, nakita niyo, say tayo sa Bible ah. If you continue in faith grounded and steadfast, you're not moved from the hope of the gospel, of the gospel. You have heard, you have preached to every creature, heaven's become Paul, minister of Jesus Christ. So, what is the another term for the gospel? What's the meaning of the gospel? Sino nakakalam? Two words yun eh. Sino nakakalam? What's another term of the gospel? Didel, do you have any idea? What? Sino yun? What's the another term of the gospel? Huh? Holy word? No, not the holy word. It's the good news. It means the good news. Gospel means the good news. Okay? Yun yung ano ibig sabihin ng gospel. Actually, tama ka rin naman, Nancy, pero mas... Diba? Mas kilala sa mabuting balita. Kaya nga, another term, good tidings, diba?
Nasa ano yun? Nasa Isaiah yun. Nababanggit yun. Good tidings, good news, gospel is just one. Tandaan natin. Ang meaning ng gospel means to go. I mean, we are concluding this preaching. Kung tong first book, first verse, mga kapatid ng Colossians, nandito pa ba si Joby? Wala na yata, no? Wala na. Wala si Joby. Pitwira naman yung babae niya, no? Anyway, please, basahin niyo yung, kung namnamin niyo yung Colossians 1 na yan, talagang sinagad na ni Apostle Pablo, talagang isa sa mga favorite verse ko yung ano eh, yung Colossians 1 na yan. So, siguro, actually, ang pagbabasa ko sa ng Bible, talagang araw-araw, kapag magbe-breakfast ako, kasama ko si Bible sa harap ko, kasi nagbe-breakfast ako sa opisina, bibili ako saging, titimpla ako ng gatas, habang mapasok kasi ako sa UE, 6:30 pa lang nasa office na ako, ang time in ko, 7, so 30 minutes, o 7, babasa na ako ng Bible, same time, makain na ako, so it's a lifestyle mga kapatid. Actually, hindi naman dahil ito ang gift ko, hindi. Out of my passion talaga, out of my devotion talaga. Hindi parang gift, hindi ako naniniwala kasi everyone has the capacity to be zealous for God eh. It's no secret at all. Because the good news is for all. It's just happened na yun na, siguro may personality akong ano ko eh. Pag lumas na nasimula ka sa bahay, gusto ko nang nag-strive talaga ako. So, all things for the glory of God. So, yun. Basa nyo yung ano, Colossians, if you have time in the given parallel verse, please. There will be a time na kayo din magtuturo sa mga loved ones ninyo. Okay. Benediction na tayo kay, closing na tayo kay, closing na ako. And I proceed now to Judel. Judel, you have the floor. Hindi po ya. Mag-headset lang ako, ha? Okay. Naka-record tayo, sister. Naka-record, ha? Again, we thank you, Lord, sa opportunity na binigay mo at pagkakataon upang makain namin ng malinap na mga pagkain hinihain.